So hello guys, ngayong video sasagutin natin ang tanong ni Joaquin and Juan. Bali ang tanong niya dito, saan daw ba mas magandang maglagay ng nest box? Kung sa loob ba ng cage or sa labas ng cage? Bali tutukan niyo lang tong video hanggang dulo para alam niyo kung ano-ano ang pwedeng setup ng nest box sa ating mga double cage. Okay? So ang gagamitin nating double cage ay yung normal lang. Yung simple lang, yung may butas sa gilid. Okay? Bali, meron kasi tayong isa pang double cage na tinatawag ay aircon type or yung AC type. Bali, ang gagamitin natin yung simpleng nest box lang na may bilog or pambutas doon sa magkabila ang dulo. So, simulan na natin to. Tara na, let's go! Bago natin isipin kung saan magandang maglagay ng nest box, siguraduhin munang planado ang lahat. Meron akong tatlong requirements sa aking ibunan. Para lang naman sa akin to. Bali, bago ako maglagay ng nest box, susundin ko muna ang tatlong requirements ko. Bali, yung una, depende yan sa budget ko. Kung magkano yung budget ko para sa aking double cage at sa nest box. Pangalawa, yung depende sa aking lugar dito, yung lugar ng aming bahay. Tapos, pangatlo naman, yung pwestuhan ng aking ibunan. Bali, yung pwestuhan kasi ng aking ibunan, dito sa loob ng bahay. Kaya hindi na mahirap kapag may mga dumadaan na tao. Kasi hindi naman sila madalas daanan ng tao. Kaya hindi sila nabubulabog. Bali, ayun yung aking tatlong requirements. So, simulan na natin sa one pair, one cage na nasa labas ang nest box. Ganyan magiging itsura at pwede din sa kabila. At ang sabi ko nga sa inyo, nakadepende yan sa pwestuhan ng inyong ibunan. Kung paano nyo may pagkakasya yung mga nest box kapag nasa labas yung nest box ng cage nyo. Kasi malaking sakop yan, lalo na kapag maliit yung pwestuhan ng ibunan nyo. Sunod naman natin, ganun ulit, one pair, one cage, pero nasa loob naman ng cage yung nest box. Ganyan na magiging itsura at pwede din sa kabila. Tulad nung nasa ibabang cage, bali, ganyan yung example. Bali, mas okay yung ganito eh. Mas okay yung ganitong setup para sa akin dahil safe na yung nest box kasi nasa loob. At maluwag na din yung pagliliparan ng mga ibon. Ayan. Kaya ganito na ang aking setup. Ayan na. At ang paglalagay ko ng perch ay isa sa malapit sa butas ng nest box at isa sa gilid na pwede dito o pwede dito. At kung nasa labas pala ang inyong mga nest box, ang paglalagay ng perch ay malapit sa butas at nasa dulong ibaba o kaya pwedeng ganito or depende. Depende yan kung ano yung setup nyo, kung paano kayo maglagay ng mga perch. Sa inyo na yan, kaya yun ang bahala dyan. At ang gawin naman natin ay 2 pairs, 1 cage na nasa labas ang nest box. Ayan. At syempre, hindi pwedeng mawala ang divider dahil ayan ay pinaka-importante kapag gagawin natin yung 2 pairs sa isang kulungan. May mga gumagawa din ito lalo na kapag nagtitipid sila ng space sa ibunan nila kasi nga hindi yan malaki sa ano eh, malaki sa sakop. Tapos kapag gusto nila na maraming ano, maraming breeder, ganyan ang ginagawa nila. 2 pairs sa isang kulungan. At dahil ginagawa din nila yan, para masakop nila lahat ng pwedeng masakop sa double cage. So, ganun lang yon. Kapag gusto mong, kapag nagtitipid ka, pag wala kang masyadong budget, 2 pairs, 1 cage. At ganito naman gagawin kapag 2 pairs ulit, tapos sa isang cage, pero nasa loob naman yung mga nest box. Example, itong nest box na ito ay nandyan, pero hindi kasi kasya kaya hindi natin mapapakita. Bali, ganito magiging itsura. Magkabilaan ang nest box na may divider, syempre. Pero yung ganitong setup ay medyo delikado para sa mga alaga nating African lovebirds, lalo na kapag sila ay sasabit sa divider. Pwede silang tukain ng kanilang kapitbahay kapag sumabit yung isa. Kapag sumabit, tuka. Ganun lang.
Kaya kapag ganito ang setup nyo, dapat ang mga alaga nyong African lovebirds ay hindi masungit. So hanap-hanap kayo ng African lovebirds na hindi masungit para walang tukaan kapag ganitong setup ang gagawin nyo. Tapos ang huling setup naman ay 2 pairs, tapos 1 cage. Ganun pa rin naman pero hindi magkaharapan ang nest box. Ipasok sa kabilang side ang nest box, tapos ilagay ang divider. Tapos isasabit natin yung nest box sa may divider. Mas safe to kaysa magkaharapan ng nest box dahil hindi sila magkakakitaan kapag nasa perch, at dito lang sila magkakakitaan sa ibabang part ng cage, at dito dapat masasabit ang nest box para stable ang nest box, hindi magulo, hindi yugyog, hindi nayuyugyog kapag sumasabit or pumapasok yung mga African lovebirds. Kailangan diyan nakasabit ang nest box. At pwede din naman vice versa, dito naman nakasabit ang nest box. Nakadepende na yan sa inyong plano kung paano nyo isasabit ang mga nest box. At paano ba namin nasasabit ang nest box? Gumagamit lang naman kami ng hook. Tulad ng ganitong hook, dapat ganito lang kaliit para madali lang siyang i-bend. At syempre, ang paglalagay ng hook ay nakadepende kung paano nyo isasabit ang nest box. Kung ang hook ay nasa side ng butas ng nest box, ang setup niyan ay nasa labas ng cage ang nest box. Kapag nasa likod naman ng hook at nasa harap ang butas, ayan ay nasa loob ang nest box. So, ganun lang ang pagsasabit ng nest box. Gumagamit lang kami ng hook para kapag aalisin namin, madali lang tanggalin at ibalik. So, ayun. At ayun lang ang aming setup ng aming nest box. So, ano ang balak nyong setup? I-comment nyo lang yan. Tapos, mag-shoutout na tayo. So, shoutout kay Mark Daniel, kay Nihans Kares, kay Jake Mesa, kay Stanley Ford Litatwa, kay John Russell Satnu, kay Sebastian Chris Maron, kay Clement Godwin D. Domingo, kay Angelino Raimundo, kay Leo Manalili, kay at Ariel Quijano. Shoutout din kay JB Narciso, kay Leo Manalili, kay Joseph Villegas, kay Boss Casono, kay Florence Aquino, kay Arvin J. Chico, kay Nugnug TV. Shoutout din kay Habi ng Kabataan, kay Eric B. Meliton. Shoutout din kay Valentina Atanasyon, kay Lay Cabrera, kay Marlon Vital. Shoutout din kay Jobet Laures, kay Santos Jr. Shoutout din kay Jeff Sutana, kay Kimwell Maranata. Shoutout din kay Flor Delisa Palamor, kay Matthew Severa, kay John Josebio, kay Jose Victoria, kay Prince Kiel Tatel, kay Estong Hadormio, kay Jerome John Rosco, kay John Hendrix Feliciano Kison, kay Cage Hernandez. Shoutout din kay Joe Marcibal, kay Ricky Dakara. Shoutout din kay Joaquin N1, kay Eman Macapia. Shoutout din kay Aisha Valles, kay John Nicole Valencia, kay Kian Androjas, kay Ferdy De Ocampo. Shoutout din kay Daryl Dave Constantino, kay John Eric Clemente, kay John Mike Retardo, kay Rico Gutierrez. Shoutout din kay Jake Yong Bay, kay Jopel Chua, kay Rafael Rodriguez, kay Mark Joseph Caparas. Shoutout din kay Pablo Manalo, kay Wendell Bagsik, kay Mariem Buenaventura, kay Rin Patrick, kay Gerald Lorica, kay Leonardo Villalon Jr., kay Parayaw Gaming, kay Julius Villa, kay Francis Leonel Santos, at shoutout kay Pia Raro. So kung gusto niyo magpa-shoutout, comment lang kayo at isa-shoutout namin kayo. At kung may mga katanungan pa po kayo, mag-comment lang kayo at sasagutin namin yan. So hello guys, ano ba ang inyong setup dyan? So ganito ang aking setup, 1 cage, 1 pair na nasa loob ang nest box. So bakit ganito? Kasi mas safe na yung nest box nila, at meron pa silang maliliparan na medyo maluwag, kaya nakakapag-exercise pa sila. So mas maganda kasi kapag ganito, madali lang linisin. Ayan. Tapos meron naman dito yung ating 1 pair 1 cage ulit na nasa loob ang nest box, tapos nasa kanan bahagi ang mga nest box nila. Balit, ayan sila. Tatlo lang naman ang aking ganyang setup.
Ayan. So, silang tatlo, pare-parehas yan. Tapos, ito namang ating back-to-back, ganun din pala. 1-pair-1 cage na nasa loob ang nest box na nasa kanang bahagi. Bali, ayan. Tapos, ito naman ang ating hand feed at ang ating parakit. Diyan natin ilalagay yung mga paparating na mga inakay. Yan, dyan, yan. Tapos, ito naman yung ating isa pang pair. 1-pair-1 cage na nasa loob ang nest box at nasa left side. Ayan. Tapos, ito naman yung ating mga inakay na inaalagaan. Ayan yung ating ginamit sa pag-demonstrate ng setup ng mga nest box. So, ayun lang guys ngayong video. Sana nagustuhan nyo itong video na to at sana may bago tayong natutunan about sa pagsiset-up ng nest box sa ating mga double cage. So, salamat sa mga sumusuporta guys. Mag-ingat po ang lahat and we'll see you on the next video.